Bago natin pag-usapan ang planong pagpapatibay ng depensa, dapat sigurong desisyonan muna natin kung sino dapat mamuno dito sa Cavite. Magkaiba ang gusto na magdiwang at magdalo. Kaya nga tayo sinamahan ng Supremo para ayusin ang ating mga problema. Pwede nating itanong sa kanya kung ano ang mas mabuti para sa Katipunan. Nasaan si Emilio? Walang galang na. Mataas ang tingin ko sa Supremo dahil siya nagpasimuno ng revolusyon. Pero kung sa pagpababuti ng Katipunan ang pag-uusapan, sunod-sunod na ang pagkatalo ng Katipunan sa Maynila. Hinay-hinay lang sa pagsasalita, Baldomero. Halos lahat ng mga Kastila ay nasa Maynila. Kami ang sumasalubong at umaatake sa mga sundalo. At kaya kayo nananalo dito sa Cavite dahil wala kayong masyadong kalaban. Tama na. Hayaan natin siyang matapos. Kailangan natin magtatag ng isang gobyerno. Ngunit ang Katipunan ang tumatayong gobyerno natin. Meron tayong mga batas na dapat nating sinusunod. Tandaan niyong lahat na hindi tayo naaabot sa kinalalagyan natin kung hindi dahil sa revolusyon na inumpisahan ng Katipunan. Para maging patas at sa ngalan ng demokratiko, ating bigyang galang ang karapatan ng ating mga kapatid na kung sino ang karapat-dapat na maging pinuno ng ating gobyerno. Tayo ay magsagawa ng isang halalan. Kung magtatatag ng bagong gobyerno, walang ibang dapat na mamuno kundi ang Supremo dahil siya ang nag-organisa at nagplano ng revolusyon. Madaming tayong mga kapatid na nakipaglaban, nakipagdigmaan na hindi naman kasapi ng Katipunan. Dapat lang nabigyan galang ang kanilang opinyon at karapatan upang malaman kung sino sa atin ang mamumuno. Nanganganib na ang mga bayan sa Cavite. Kung tiwala ang Supremo sa kanyang kakayahan, walang dahilan para hindi magdaos ng halalan at para marinig ang boses ng nakararami. At ang nanalo bilang presidente, si Emilio Aguinaldo. Magandang regalo ito para sa kanyang kaarawan. Dahil si Andres ang nakakuha ng pangalawang pinakamaraming boto, marapat lang na siyang italagang pangalawang presidente. Kailangan marinig ang boses ng karamihan. Sumasang-ayon ba kayo na si Andres na maging pangalawang presidente? Sang-ayon ako. Hindi sapat ang mga sumasang-ayon. Kinakailangan magsagawa tayong muli ng isang panghalalan. Bilang Direktor de Guerra, Emiliano de Dios. Bilang Direktor de Interior, Andres Bonifacio. Saglit lamang. Hindi maaaring hawakan ng isang hindi nakapagtapos ng abugasya ang posisyong ito. Alam naman nating lahat na si Andres Bonifacio ay hindi nakapagtapos. Ano sa tingin ninyo? Magagampanan ba ito ng isang taong walang pinag-aralan? Tirona! Kanina mo pa ako iniinsulto! Hinahamon mo ba ako? Halika, magduelo tayo! Supremo! Ha? Supremo, huwag! Huwag mong gagawin yan! Andres, huwag. Malinaw ang naging usapan. Nagkasundo tayo, nagagalangin natin ang kalalabasan ng halalang ito. Pero kayo na rin ang sumira ng usapan. Bilang Supremo ng Katipunan, pinapawalang bisa ko ang halalang ito. Hindi ko itinataya ang buhay ko para magkaganito tayo. Hindi ako ang kalaban. Maraming salamat mga ka-amazing. Please subscribe, follow, comment and like ka na rin. Hanggang sa muli, Tavs Amazing Stories.